ibig sabihin, between the athlete and his core, apo, ano ang pinaka key factor na hindi natin binibigay? Yung training, yung opportunity. Nananalo ka naman sa Australia, matatanggal medalya mo. Nananalo ka sa sa Malaysia, hindi pa kailangan sabihin to GPS. Kung hindi ka pa naawa yung North Borneo at pinaswimming ka doon, wala ka sana. Wala ka sana, samantalang nandun ka na, di ba? So, ibig sabihin, politika ang umiiral dito sa ating bansa. At naaawa ko sa mga magulang nitong magagaling na to. Dahil, kung tutusin natin, yung ibang mga magagaling, dapat mas magaling pa kung binigyan lamang natin sila ng pagkakataon. Ngayon, kung ang lahat ng pamamalakad, katulad ng kasalukuyang ginagawa, at tayo ay nakukulelat, isa lang ang dapat natin maging konklusyon. Palitan mo yung pangangasiwa, palitan mo yung pamamalakad, at meron tayong pagkakataon, meron tayong pag-asa na umangat sa ating kinaroroonan. Halimbawa, sa mga kababaihan, dun din sa 2008 Beijing Olympics, 50-meter freestyle, ang PhilAm din ang pinadala natin. Christelle Sims, place number 47. Ang kanyang time ay 26.64. Itong si Jasmine Alcaldi, yan ang pinakamabilis na 17-year-old ng pasa ngayon, 26.71, as of February 2011 this year. Diyos ko, kung si Christelle Sims ay 26.64, 26.71. Bukod dikit na talaga. 0.07 seconds lang. Oh. Eh di dapat, yun na pinadala mo, Pilipino pa. It is unfair to this, ito walang personal, hindi ko kilala itong mga to, no? Ito lang, binabasa ko lang yung statistika nila. Oh. Yung Pilipino pala, dikit lang dun sa PhilAm eh. Na 0.07 seconds. So magtataka kayo. Hindi pa siya napadala. Ang pinadala pa, PhilAm, di ba? So, ibig sabihin, yung non-PASA na Lauren Dale Echaves, yung binabanggit ko, ito hindi naman siya PASA, as of March 2011, ano? 27.13. Ano ba ang diferensya ng PhilAm na si Christelle Sims sa 26.64 dito sa 27.13? Ang diferensya, 0.38 seconds. Sa 0.38 seconds, hindi pa sila mapadala. So, dikit na dikit na. So, napakabata nitong si Lauren Dale, 17. So, yes. Mag-improve pa siya. So, ibig sabihin, kawawa naman yung Pilipino. Diba? Nagsisikap siya. Yung magulang niya, gumagastos. Yung coach niya, nagpapagod, naghihirap dyan. Example na lang, yung mga nagtitrain sa Diliman Preparatory School, dahil may swing pool po tayo dyan sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Big size na, nabago pa. Alas 4 ng umaga, nandiyan na yung mga swimmers. Tapos hindi sila kasali. Bakit? Dahil hindi sila PASA member. Ano ba yan? I mean to say, hindi ka na nagbabayad sa kanilang training. Hindi ka na nagbabayad sa kanilang coach. Wala kang binibigay na alawan sa kanila. Kukumpete sila. Sisililin pa yung mga magulang para sa tracksuit ng Philippine Amateur Sports Association ng PASA. No? Pati pamasahe, sariling bayad. Para kikipanag-national team. Di ba? Pagkatapos, ang diferensya mo, 0.38 seconds. Hindi ko pa mapadala. Hindi pa ikaw mapadala. Hindi na ito kuro-kuro. Nandito na eh. Maliwanag na to eh. Di ba? Ngayon, meron tayong mga matitibay na mga swimmers. Bakit yun si Kendrick Uy? Hindi nakapunta. Ang pinili, PhilAm. Ngayon, ang sinasabi ko, kung yung PhilAm ang papadala natin at meron tayong gold medal, silver medal, bronze medal. Maintindihan niyo. Matatahimik na lahat eh. Okay. Pero yung mga Pilipino natin, dikit lang yung score, di ba? Dikit lang yung time, rather yung time. Hindi pa pupunta. Ang dami, nakita mo yung mga ibang eskwelahan, Zambeda, Ateneo, ang dami magagaling na swimmers. Sila ba napapadala natin? Bakit hindi? Bakit hindi sila ukulan ng pansin, ukulan ng salapi, ukulan ng resources, di ba? Para sila ay matrain. Ngayon, kung sa loob ng 10 taon, hindi ito nangyayari. Itutuloy pa ba natin ang susunod na 10 taon sa ganyang pamamalakad? Eh, hindi ko alam. Kamo, lagi nagtatanong din yung mga papano yung ibang sports. Hindi ko po alam yung ibang sports, no? Ang sinasabi ko lang, if you want excellence in sports, itong nangyayari sa swimming, ha?
dapat ayusin natin. Pero meron po tayong ano, kahit sa PASA, Philippine Aquatic Sports Association, meron tayong eleksyon. Kaya kung mananalo si Mark Joseph sa eleksyon ng association ng ano ng PASA, kahit na hindi tayo nagdumedali at hindi tayo nagsasucceed, at kahit na kinakamote tayo internationally, kung lagi siya nananalo sa eleksyon ng organization niya, di wala tayong choice kundi ituloy yung liderato niya. Well, isang usapin yan, di ba? Anong klaseng eleksyon? Sino ba nakakaalam tungkol sa eleksyon? Sino ba maaring bumoto? Tandaan natin na ang PASA, in-incorporate ni Mr. Joseph yan noong 1986. Ngayon, kung ikaw ba naman nag-incorporate ng isang organisasyon as ng isang korporasyon, di ba? Or asosasyon. Pahihintulutan mo ba maging miyembro yung hindi boboto sa iyo? Siyempre, hindi sila kasali. Kamukha itong si Denjili Cordero. Ipapasok mo ba siya as miyembro ng PASA? Na alam mo na hindi sila boboto sa iyo, una-una. Pangalawa, alam mo na ganyan ang pamamalakad nyo at alam mo na ganyan ang pagpapatakbo nyo ng inyong asosasyon. Na itong mga resultang ito na binabanggit ko, number 39 kayo, di ba? O kaya number 82, o kung ano man, kung ganyan na yung finish, dapat mismo sa iyo manggaling. Baka meron pang mas magaling sa akin. Ba't hindi natin konsultahin? Meron magagaling sa China na coaches, magagaling sa Amerika na coaches. Mas mahal yung papupuntahin mo yung mga bata sa Amerika o sa China para mag-train. Pero kung meron namang salapi na binibigay ang gobyerno, tandaan nyo, si Mark Joseph, nakatanggap yan ng 30 million pesos galing sa PAGCOR. Mm-hmm. Diba? Ngayon, may 30 million pesos ka. Manong kumuha ka ng coach na maayos, nang sa ganon, yung mga makabagong paraan ay maituro natin. Si Kiefer Pixio, halimbawa, mahusay din na atleta, mahusay din na swimmer. Diba? Hindi rin siya napipili. Kaya, ibig sabihin, yung politika ang umiiral dito sa ating bansa. Kaya, balang araw, may tatayo ng ibang organisasyon, may magtatayo ng ibang asosasyon, at kung hindi ka talaga makaproduce ng resulta para sa karangalan ng iyong bayan, tama lang na ikaw mapalitan. Diba? Pero ang mamimili nito ay yung tinatawag ng POC, Philippine Olympic Committee. Ang Philippine Sports Commission ay nagbibigay ng salapi sa mga NSAs. Ito yung government. Yun. Ang government yan, government, diba? Lagi nilang sinasabi, ang gobyerno hindi dapat makialam sa pribadong mga pangyayari o pribadong mga kalahok o mga asosasyon dahil nasa ilalim niya ng Philippine Olympic Committee. Yeah. O POC. Tapa. Okay lang yung hindi ka makialam kung tama yung mga pangyayari. Pero kung meron ka nang napupuna at hindi lang isang taon, dalawang taon, di ba? Okay. Kung tutuusin, halos sa kakulalatan natin, ang nakita kong mas kulalat lang sa atin yung Uganda, Tanzania, Nepal, Mali, Laos, Congo, Yemen, at iba pa. So ganun sa Africa. Ganun na yung mga ibang bansa, mas kulalat pa sa atin eh. Wala yata swimming pool dun eh. Diba? Hindi, I mean, ito, prangkahan na usapan dito, di ba, Ruel? Okay. Ayoko naman sabihin na, si Nicky Coseteng nang bubola eh. Eh ako po, kahit na abutin ako ng tama ng kidlat, hindi po ako nang bubola. Kaya ako minsan, naaawa lang po ako dun sa mga bata. Dahil nakikita ko yung pagmamasid, pagbabantay, pagsusuporta ng mga magulang. Ang iba po, hindi naman ganun na may maraming may kakayahan para gawin ito. Pero nakita nila yung mga anak nila na may kinabukasan sa swimming. Meron nga kaming panawagan sa mga nakikinig. Kung kayo po, yung anak po ninyo ay napakagaling sa larangan ng swimming at kayo po ay nasa Quezon City. Si Vice Mayor Joy Belmonte po, merong 50 swimmer right now sa galing sa mga public school at sa mga barangay na magagaling. At meron siyang pong programa para maturuan namin sa Diliman Preparatory School itong 50 bata. Bakit? Nakita nyo, magmula sa eskwelahan na napaka huhusay, mga kilalang, mga pamantasan tulad ng Ateneo, mga UP, UST, naghahanap talaga sila ng mahuhusay na atleta. So bakit dapat maging hadlang ang pag-aaral sa isang bata? Dahil wala siyang pera. Samantalang, sa pagiging isang mahusay na atleta, masasagot
yung kanyang pag-aaral hanggang umabot siya sa college, hanggang maging UAAP, NCAA, hanggang mapunta sa PBA kung basketball man, di ba?